Good afternoon mga province life, at welcome back po sa aking YouTube channel. Balikan po natin mga province life yung inahin natin na nagkaroon ng avian malaria. Bali mga province life, atin po siyang gagamutin kasi hindi pa siya talaga tuluyang gumagaling mga province life. At this time mga province life, gagawin ko na pong gamot na talaga mga province life. Hindi na po yung herbal. Kasi mga province life, hindi talaga siya nakukuha sa herbal sa ngayon. Kasi meron din naman na nakukuha sa mga herbal mga province life. Kaso ang case kasi ng ating manok, ng ating inahin na merong avian malaria, pagka medyo di talaga tumatalab yung mga herbal treatment, ay bili na po tayo ng gamot mga province type. Kasi mahihirapan tayo dyan mga province type pagka lumala na talaga ng husto yan. Kaya bilan na po natin ng gamot. Tapos, itong video na to mga province life ay bibigyan ko kayo ng idea mga province life kung paano po gamutin yung avian malaria. Kasi nung previous video ko about sa avian malaria, sinabi ko na mga herbal treatment lang yung ginagawa ko, yung asin, bawang, tapos sili, yung mga hinahalo ko sa tubig niya. Okay naman siya mga province life. Nasuportahan naman talaga. Kaso lang mga province type, hindi po siya gumagaling ng tuluyan at hindi po siya tumataba mga province type. Payat lang po talaga siya. Kaya mas maganda talaga na ano, bilhan na natin siya ng gamot. Pero ayun, okay naman yung herbal. Kaso, hindi siya gumagaling ng tuluyan. Parang pang maintenance lang talaga. Tara mga province type, puntahan po natin yung ating manok na merong avian malaria. Bali yan mga province type, ano po niya yan, sisir po niya to. Ito, kamukha niya kasi. Yan. Sisiw po niya yan, pero mas malaki siya. Mas malaki to. Itong sisiw na to sa kanya. Yan yung ating shamu. Tapos, pakita ko lang po saglit mga province type yung ginagawa ko dito last time. Ayan. Bali, ayan na yung pugaran mga province type. Yung ginagawa natin pugaran. At, ito. Gagawin ko rin po yan sa mga susunod na araw. At okay naman mga province type, napaganda po. Ito po yung ating alaga na merong avian malaria. Ayan. Yan po mga province type, payat na payat po talaga siya. At nahirapan po siyang makarecover. Magkakaroon pa siya ng sipon. Tapos makikita nyo mga province type, meron pong isa pang inahin dito. Suspected ko lang po mga province type, baka nagkaroon din siya ng avian malaria. Yung inahin na yan. Kaya inilagay ko na rin po siya dito. Masigla po siya mga province type. Kasi umepekto naman yung mga herbal na ginawa natin mga province type. Masigla naman po siya. Kaso hindi pa siya fully recover. Bali powderized po yung pinili ko. Kasi yung tablets mga province type ay napakamahal. Kaya wala tayong budget pa mga province type. Kaya powderized yung pinili ko. Tsaka yung inahin natin mga province type, hindi naman ganun kalala yung avian malaria niya. Kasi yung iba pa nga po na merong avian malaria na mga manok ay nanghihina talaga. Tara mga province type, kunin natin yung kanyang patubigan. Yung inilagay ko dito ay yung T2S 500. Tapos hinaloan ko ng antibacterial. Halos maubos na po nila. Doon muna tayo sa labas mga province type para mapag-explain ako mabuti. Ito po mga province type yung ibibigay nating gamot sa kanila. Bali, hindi po ito sponsored mga province type. Pero, pakita ko na rin po sa inyo. Baka makatulong po sa inyo mga province type. Ayan, gawang excellence or Nestat. Kompleto na po siya. Kasi yung ating manok mga province type, pulang po yan sa dugo. Anemic po yan. Kaya, ganyan po yung katawan niya. Anemic po yung ating manok na yan mga province type. Ito mga province type, ito yung mga formula niya. Ayan. Nakikita nyo. At ito, all-in-one na kasi siya sa powder. Tsaka napakamura lang mga province type. 18 pesos lang po ito. Kaya sulit na rin mga province type. At umpisa natin mga province type. Lagyan natin ng gamot yung kanilang patubigan. Bali yung patubigan naman nila mga province type ay maliit lang po. Kahit kaunti lang po, hindi natin ubusin to. Kasi yung isang sachet, ganung karaming
gallons ng water feeder yung kaya masuportahan. Itong patubigan nila, ayan, ay napakaliit lang po. Kaya kalahati sa kalahati, mga province type yung, or kalahati lang mismo, para medyo concentrated din. Tara mga province type, at gawin natin. Bali, ayan mga province type. Ganito po yung tsura niya. Haluin lang po natin. Bali, yung isang sachet mga province type, inilagay ko na po lahat para concentrated po yung ating gamot mga province type. Kaya inubos ko na po siya. Dalawa naman sila dun sa loob. Yan mga province type. Tapos, ilalagay natin to sa loob mga province type. At andito na po mga province type yung gamot natin. Ayan. At hopefully sana talaga ay makarecover na yung kanyang katawan. Bali, ito kasi mga province type, marami pa ako maglagay din dito. Tapos nung napansin ko na hindi nila masyadong kinakain at konti lang yung kinukuha nila, kinukuntian ko na lang yung sapat lang sa kanila. Kasi nasasayang yung feeds mga province type at hindi naman nila inuubos. Kaya ayan, kinukuntian ko na lang yung paglalagay na sakto lang sa kanila. Ayan po siya mga province type. Medyo naka-recover naman. Medyo tumaba-taba naman siya. Pero konti lang mga province type. Tsaka yung palong niya mga province type. Makikita nyo tabingi. Ayan po yung epekto ng avian malaria mga province type. Isa rin po yan sa mga signs tumatabingi yung palong. Parang hindi siya yung tulad ng dati na naka-straight yung palong niya. Yung pitso, tinitignan ko yung pitso niya mga province type kung tumabingi. Kasi pag tumabingi ito, ay may problema po tayo dyan mga province type. Kasi injection na daw po yan pag tumatabing yung pitso. Kasi ang avian malaria daw po ay unti-unti po niyang pinapatay yung manok. Hindi po siya yung biglaan. Unti-unti po niyang papatayin. Pero sa nakikita ko naman, yung ating alaga na to ay lumalaban naman po siya. At kung kakapain ko yung kanyang tiyan, meron namang laman. Kumakain siya kahit papano. Ito mga ka-province type, hindi lang po avian malaria yung sakit niya. At meron din po siyang sipon. Makikita nyo rin kasi yan sa mata. Medyo may mga bula-bula sa mata niya. Yan, sipon po yan mga province type. Sa mga susunod ay i-update ko po kayo. Bibigyan din natin to ng gamot sa kanyang sipon. At i-update ko po kayo mga province type. Tapos, ayan mga province type, yung balahibo. Isa to sa mga signs na merong sipon yung manok. Bali, medyo may komplikasyon na yung sakit niya eh. Bali, ayan mga province type, dito na lang tayo sa labas. Kapag may nakikita kayo medyo basa, ayan o, sa kanyang balahibo, yung ganyan. Signs po yan mga province type na meron po siyang sipon. Ayan. Gulo-gulo na basa. Yan po yung signs na may sipon po yung ating alaga. Isa po yan sa mga signs. At ayan, lumalaban pa rin siya mga province life. Kaya continuous lang po natin yung gamutan niya. Kasi sayang din to mga province life. Kung makikita nyo po to, tong inahin na to, sa mga previous video ko, sa mga unang-unang video ko mga province life. Matangkad po to mga province life. Tsaka bilugan yung katawan. Mahaba rin po yung leeg mga province life. Maganda po siya na inahin. Kaya ayoko rin po siya na masayang lang mga province type. Kaya atin po siyang gagamutin.